Urna, saan mo ba ako dadalhin? Sa akin. Dahil mukhang nakalimutan mo na ako, Triana. Hagon, anong ginagawa mo dito? Paano kung may ibang makakita sa iyo? Ashnaya! Pag may nakakita sa akin, ay papaslangin ko. Hindi ako aalis dito hanggat hindi ko nalalaman kung ano nang nangyari sa ating plano laban sa iyo, mga kapatid, at laban sa mga diwata. Mahabang panahon na ang nagdaan, Pirena. Tinanggap ka na ng mga kapatid mo. Ngayon, kailan natin isasagawa ang ating plano? Hagon, huwag ka masyadong magpadalos-dalos. Kikilos tayo kapag nasa tamang edad na ang aking anak. At kailan yun? Pagkatapos ng 10 taon, 20 taon, binabalaan kita, Pirena. Hindi mahaba ang pasensya ng mga... Kung hindi ka makapaghintay na sumugod, hindi kita pipigilan. Ngunit ako mag-aantay ako ng tamang panahon. At hindi ako magdadalawang isip na makipagsanib-puwersa sa aking mga kapatid habang hindi pa dumarating ang panahon na iyon. Kaya't ito ang tanong ko sa iyo, Hagon. Kakayanin mo ba na manalo laban sa aming magkakapatid dahil pat nasa amin ang brilyante? Kaya't kung alam mo ang makakabuti sa iyo at sa mga hator, hihintayin mong ako ang lumapit sa iyo upang magsabi na panahon na upang sumuko. Naglalaroan lang kayo ni Pirena, Panginoon. Niloko niya tayo, pinaasa. Hindi siya dapat pinagkakatiwalaan dahil halata namang may ibang plano ang diwatang yun. Siya na, Agane! Alam mong hindi ko kayang saktan ang sarili kong anak. Kahit wala tayo ibang dapat gawin kung di ang sumunod sa kanya. Nabahag na ba ang dating matapang na hari ng Hatoria? Nagiging mapangahas ka na, Agane. Si Pirena ay hindi ko kayang saktan dahil anak ko siya. Pero ikaw, kauni lamang kita. Hindi kita kaano-ano at hindi kita kadugo. Lumagay ka sa lugar! Nandito ka para sumunod sa lahat ng utos ko!